morning, guys. Kumusta lahat? We're just gonna pick up some vegetables, bok choy. I think I still have some bok choy that I can harvest. I'm gonna just cook. Magluluto ako bago ako aalis. Mag-isa lang siguro ako ngayon. Ihahalo ko lang sa konting karne. And tingnan mo, yung mga bok choy ko kasi may kumakain. Kaso nga lang, ang ano kasi, hindi siya yung bang, I still have a little bit to harvest. Kasi yung mga maliliit, hindi ko tinanggal, hindi ko hinarvest. Rambo! Hindi ko hinarvest kasi sabi ko baka I can harvest later. So, tingnan nyo, mayroon din naman akong maha-harvest na konti. Panghalo sa gulay, di ba? Panghalo sa karni. Yeah, guys. So kahit nag-snow na dito, nag-snow, nag-ice na dito nung nakaraan, meron pa rin naman akong makukuha. So kuhanin natin 'to kasi nga ito kasi tawag nito, pagdating ng spring, ano na siya yung hindi siya tutubo kasi dormant season nga. Hindi siya tutubo, tapos ang mangyari nito sa winter, sa spring, mag-produce ng flowers. So tingnan niyo, o di ba, sayang din naman kasi kung hinabis ko to, di nasira lang sa nasira lang, di ba? O di sakto ngayon na magano ako ng magisa ako kasi ng konting karni, hahalo ko to. Sakto kasi meron din naman akong meron din akong kalabasa pa doon, may kamatis, so panghalo-halo ko. Kasi, lan mo naman eh. Nung nakaraan kasi nag-snow na dito. So, hindi naman siya nasira, di ba? O, di ba? So, iwan ko yung mga maliliit pa kasi malay mo kung mayroon pa akong malalaki pa ng konti. So, ang ginagawa ko dito yung mga leftover. Hinahayaan ko dito kasi malata din naman yan, magiging compost. Ito yung kagandahan ng bok choy kasi they can kaya nilang i-ano yung weather kahit malamig. Hindi sila nasisira, yun nga lang. Pag hayaan mo siya, okay lang naman hayaan mo, pero yun nga, mamumulaklak. So, ayoko na rin kasi mamulaklak kasi mayroon na akong mga bulaklak, yung mga seeds niya. So, ang ginagawa ko na lang nito, and okay na siguro to panghalo, tinan mo. Tumubo lang to, guys. Hindi ko to tinanim. Pakita ko mamaya-maya. So, diba? Libre na yung panghalo ko. Kasi ang gawin ko lang naman ito. So, mayroon pa tayong kunting maiwan. Tingnan nyo, guys. Diba? Sayang naman, diba? Marami-rami din naman siya. So, ito yung ginagawa ko. So, yan. Kasi ito, nag-iiwan talaga ako ng dalawa or isa na puno na pinahayaan ko na mamulaklak. Tapos mag-seeds siya, tapos hinayaan ko lang dito. Kasi once lang ako nagtanim, tuloy-tuloy na yan every year. Kasi siyempre nagkandahulog na yung seeds dito. So every year, ang gagawin ko na lang magha-harvest. So hindi na ako nagtatanim ng mga petchay. So meron pa rin tayong konti.
ito guys, garlic ito. Itinanim ko to summer kasi bumili ako sa tindahan, hindi ko naubos. Ngayon, tumubo. Ngayon, ginawa ko, itinanim ko. Hindi sila nag-work nung summertime. Gusto nila pag mga ganitong panahon na malamig. So, tingnan natin kung maganda ba talaga ang ma-harvest natin. Kasi nga, last time nagtanim ako autumn ng garlic. Ngayon, namunga naman, ang ganda din ng tubo. Kaso, hindi lang nga lang kalakihan. So, try natin to. Pag success to, kasi malalaking klase ito yung inano ko talaga, malalaki to eh. Ngayon kung maganda yung bigay sa atin na ano, ang gagawin ko nito once na matapos na akong mag-harvest ng mga tanim ko. Gagawin natin nito is once na matapos na nating i-harvest yung mga vegetables ko, bago mag yung malamig na talaga, ang gagawin ko, magtatanim din ako ulit ng tawag nito, yung garlic kaagad. Kasi titingnan ko kung ano ang magiging resulta nito. So, I'm hoping I have a very good harvest on it. This is just only few. It's not much that I planted. So, siguro nasa mga ano lang to. Kasi isang ano lang to ang tinanim ko. Siguro ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. At least mga pito siguro to ang maha-harvest ko. Kasi konti lang yung itinanim ko. Kasi to, yun nga, tumubo. So, yan. Titingnan natin. Kasi sa susunod, kung yan ang, kung maganda yung tubo niya, anuhin natin yung gagawin ko yun, magtatanim ako ng maaga. So, lulutuin natin to guys. Pakita ko, magluluto tayo ngayon ng ano. Gisa ko lang kasi nga bago papasok din ako ng trabaho, kailangan kong pupunta ng maaga kasi mayroon pa akong mga gagawin bago ako pupunta ng trabaho. So, igigisa, ihahalo ko to sa karni. Tapos, tinan nyo, oh. Oh, diba? Libre na yung gulay ko. Tapos, ihahalo natin yan sa karni. Tapos, ang gagawin ko kasi darating na rin yung asawa ko. Maaga kasi yung pumapasok. Tapos, everyday naman siya nakakauwi ng bahay. Pareho kaming truck driver. Everyday siya nakakauwi ng bahay. Yun nga lang. Madaling araw pa lang yan. Nag-uumpisa na alas 2 pa lang. Nag-uumpisa, umaalis na ng bahay. Tapos, ngayon, maaga siyang nakauwi. Bihira lang siya nakakauwi din ng maaga. So, at least naman, pagdating niya dito, meron ng pagkain. Kaya, I try my best na bago ako makaalis, makapag-luto-luto din ako ng konti para at least naman kakain. Reheat na lang niya yung pagkain. Lalagyan ko ng asin kasi para maibabad ko kung mayroong mga insect, at least aalis, mamamatay, ayaw nila yung alat. Tapos ito guys, yung kamatis natin, alala niyo yung ginawa natin na nilalagay ko sa yun. Ito yung mga green tomatoes na maliliit talaga, tapos nilagay ko sa box. So, ito na siya. Unti-unti na siyang nahinog. So, yung iba, kunti na lang talaga ang natira kasi ang ginagawa ko na unti-unti nang niluluto, hinahalo ko sa mga gulay. Tapos, ang hindi lang atin dito yung garlic kasi hindi ako nakapagtanim ng garlic nung nakaraan. Nung meron tayong madaming onion. So, yun ang gagamitin natin.
So, mostly talaga yung gagamitin natin is galing talaga sa garden, maliban sa karne. So guys, ito yung kalabasa natin. Hindi naman natin 'to maluluto lahat kasi masyadong madami. Ihahalo ko lang naman kasi dalawa lang kami kakain ng gulay. Itong isa ko hindi kumakain yun ng gulay. Kaya ito lang ang ano. Tapos ang kagandahan kasi sa kalabasa, hindi siya nasisira. So ang ginagawa ko, hatiin ko, ibabalot ko siya, yung kalahati, ibabalot ko siya ng kitchen towel, yung napkin. Ngayon, tapos tinatanggal ko lang yung gitna. Tapos pag ano, niluluto ko din kaagad kasi nga hindi rin siya talaga magtatagal. Once na mabuksan kasi siya, hindi na siya magtatagal. Pero at least pwede mong gamitin kahit i-keep mo kahit mga ilang araw lang din. At least mayroon ka, o diba? Galing to ng garden. So, oh, diba? Kaya ito yung ano talaga, nakakatuwa pag may tanim ka kasi talagang nakakasave ka kahit papano. So, i-ano natin to kasi para ma tatanggalin ko yung mga tatanggalin natin tong nasa loob tapos ilalagay natin to ay ibabalot din natin to. So guys, itong kusina namin, hindi pa kami tapos kasi kami na yung nagkumagawa nito. Hindi na tinapos nung contractor kasi nagalit na yung asawa ko. So kami na ang nagtapos. Ang importante, meron na akong magamit na lababo kasi ang hirap pag walang lababong magamit. Nako. Pero ngayon, at least kahit papano, meron na kaming magamit. Kami lang din ang nagawa ni nagkabit ng sink. Pati yung mga tubo kami na. So guys, ito yung mga ano natin. Isasauti ko lang to. Kasi ang ginagawa ko, basta't meron akong gulay, may kunti akong karni, yan ang ginagawa ko. Walang ano talaga. Kung ano lang meron ako, yun lang ang ginagawa ko. So yan ang petchay natin, yung petchay. Tapos yung kalabasa, yan na yun. Yan, isasauti natin. Tapos haluan natin ng kunting karni. Tapos meron din akong karni dito na pork steak yan. Tapos nakamarinate na. So, i-ano natin to kasi lulutuin natin para meron na kaming ulam. So, yan. Medyo mainit na. Saltin muna natin to kasi mainit na. Itong kabila dito ko lulutuin yung
introduce a little bit of beef. Malasa lang. Ang kagandahan kasi nito, yung kamatis, nagtutubig, tapos yun maglalong mag, ano yung lasa niya. Masarap itong kalabasa guys, kasi hindi siya yung lata, yung para siyang kamote, lagyan natin kapag tubig. Para siyang kamote, hindi siya lata yung kalabasa, kaya yan ang kapag. Pa natin ng saglit para maluto yung kalabasa at dito lulutuin natin yung pork natin. So ito nakamarinate na to. Libre na yung bula o ulam. Karnila lang hindi sa atin.
Kain muna kami, guys. Thank you for watching my videos, supporting my channel. Thank you, guys. Have a wonderful day.